702 DZAS FEBC Radyo TV Specials. Magandang araw, kaagapay! Yun! Ako po si Arwel Mendoza at syempre hindi po ako nag-iisa ngayong araw dahil kasama ko si... Ako si Lemuel Rainier. Magandang araw! Yun! Okay, ito salamat. Ano, magkakasama tayo. Yes. Dahil meron tayong Radyo Kapit Bisig. Mm-hmm. Dito syempre walang iba kundi sa gymnasium ng Barangay Villarica, Pantabangan, Nueva Ecija. Ayan, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Mga sarili. Dahil kayo po ay naglaan, nagpapasalamat po kami dahil kayo po ay naglaan ng panahon upang maka-fellowship po namin kayo face to face, and we praise yes. God dahil ngayon po ay binigyan tayo ng pagkakataon na mag-fellowship po tayo, magkita at mag-enjoy, syempre. At ito nga po ay tayo para po sa ating mga tagapakinig na nasa Facebook, YouTube, tayo po ay napapanood dyan. Tayo rin po ay sabayang napapakinggan sa 702 DZAS AM Band at sa ating FEBC PH online stream. Yan. Tama yun, ano? Kagapay, ano? Yung mga kasama natin ngayon sa Radyo Kapit Bisig dito sa Pantabangan, ano? Siyempre, masaya-masaya tayo at warm welcome ang tinanggap namin, ano? Kaya maraming salamat. At the same time, ang Radyo Kapit Bisig, ito po ay gawain ng FEBC Ministry. At ngayon, specifically, ang DZAS ang umaabot, ano? On the ground. Kumbaga, face-to-face tayo ngayon, nagkikita tayo, nagingitian, nagkakamayan. Mm-hmm. At dahil nga, we want to do this, ano? Para maging mas malapit ang isa't isa, ang mga nakikinig, nanonood, at kami na nasa radyo naman, nasa FEBC Ministry. Yes, Kuya Lem. At ngayon, huwag na nating patagalin. Yes. Ituloy-tuloy na natin ang ating Radyo Kapit Bisig ngayong araw. At sisimulan po natin ang ating fellowship sa pagpupuri sa Panginoon. Tayo po'y pangungunahan ng ating kapapuri. Walang iba, kundi si Pastor Jonaver Luklukan. Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Parang hindi ko kayo marinig. Magandang araw po. Alam nyo, natatandaan ko nung narito ako, kakapanalo pa lang ng ating mayor bilang kapitan. Hello. Tapos ngayon po, purihin ang Panginoon dahil sa pagtatapat at paglilingkod sa Panginoon. Alam ko naman, mas malalakas, mas makapangyarihan. Pero merong makapangyarihan na kakampi ang ating mayor. No, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan nga natin si Lord. At palagi may pangako ang Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, may pangako ang Diyos. No? Ano yung pangako ng Panginoon? Pagpapalain ka. Hello! Sabi po sa mga bilang, Numbers 14:28, no? Ang sabi, anumang marinig kong pinag-uusapan ninyo, yun ang gagawin ko, sabi ng Panginoon. Hello! No? Narito po tayo ngayon kasi unang-una, siyempre, magse-celebrate sa kabutihan ng Diyos. Alam ko, bawat isa sa inyo may kanya-kanyang sariling patutuo patungkol sa pakikinig sa 702. Parang mahina. Sa 702. Iyon. Gagawin natin ngayon, idedeklara natin ang kabutihan ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. No? Ang sabi po, di ba? Sabi sa Malakay 3:10, bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos. At alam nyo, ewan ko kung sino ang nakakatanda nito. Alam ko, bagong-bagong compose pa lang tong kanta na to, kinanta ko na dito. No? Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Teka muna, sandali. Alam nyo, pagka buksan mo, hindi ka bubuhusan ng kasaganaan eh. Hello! Sabi mo sa katabi mo, gumising tayo! Buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan.
Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Minsan pa, buksan mo ang kalangitan, ibuhos mo ang kasaganaan. Handa na kaming saluhin mga pagpapala mo. Everybody, ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Saan? Sa banda rito. Teka muna, bakit nilagyan natin ang banda rito yan? Minsan palagi na lang sa katabi mo yung pagpapala. Ngayon sasabihin natin kay Lord, Lord, pwede ba? Sa banda rito naman. Hello! Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Saan? Sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos. Sa pamilya ko, sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Sa pangarap ko, sa pangarap ko. Itodo mo, itodo ng sandali, sandali, sandali. Sabi mo sa katabi mo, nakakaintindi ka ba ng todo? Sabi itodo, sabi nyo, kitang-kita ko yun, sabi nyo. Itodo. Everybody! Itodo mo. Itodo ng itodo mo. Tayong lahat, and todo, todo, todo. Dapat kumikembo at pababa. Todo, todo, todo. Mas mababa. Todo, todo, todo. Pagpapala mo. Bilisan natin ng konti. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Saan? Sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Kanino? Sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Sa pangarap ko, tayo pong lahat, itodo mo, itodo ng itodo mo. Sige nga, tingnan ko, todo, todo, todo. Minsan pa, todo, todo, todo. Mas mababa, todo, todo, todo. Pagpapala mo. Eto, listen to this. Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Lubos ang kagalakan ko pagkat ikaw ang tatay ko. Dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo. Saan? Sa banda rito. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Kanino? Sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ng ibuhos mo, ibuhos mo. Sa pangarap ko, itodo mo. Come on! Itodo ng itodo mo. Tayo pong lahat! Todo, todo, todo. Minsan pa! Todo, todo. Kuya na nakalibay, hindi ka tumutodo. Todo, todo. Yun! Minsan!
minsan pa eh todo pagpapala mo. Hallelujah! Amen! Amen! Pwede na po tayong umupo sa presensya ng Panginoon. Alam nyo? Iyon, di ba? Oh, talagang huwag ko kayong mag-alala. Maya-maya po, sigurado. Meron ho tayong merienda, no? Bibili ho kayo doon sa likod, nakita ko. May tinda doon na parang kwek-kwek yata, may mga cheese sticks. Kanino ka pa gustong pumunta eh? Pinipigil ko lang ho sarili ko. Dahil sabi ng asawa ko, magpapayat daw ako. Alam niyo po, nakakatuwa. Dahil sa tagal ng panahon, sabi ko nga, nung nagpunta kami dito, halos wala pang mga bahay. No? Halos puro bundok. No? Yung bahay nila kapitan, nila mayor, nag-iisa lang dun sa lugar na yon. Wala pang kapitbahay. No? Pero nakita natin kung paano pinagpala ng Diyos ang bayan na ito. At naniniwala tayo dyan, bunga yan ng pananalangin ng mga kapatiran, ng mga mananampalataya sa lugar ng Villarica at sa mga karating bayan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi ko nga po, no? Bawat isa sa atin may kanya-kanyang patotoo, no? At ang masasabi ko lang po sa aking sarili, napakatindi ng Diyos na tinanggap ko at pinaglingkuran ko. At ang pwede kong sabihin ay, grabe! Grabing bless ang buhay ko. At buhay mo rin, syempre. Grabe! Grabe, hinihingal ako. Grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang, sa umaga, teka muna, bakit ba may kantang grabe at bakit may kantang todo-todo? Sino narito nung nag-concert ako dito, tas ang kamay? Iyon, no? So meron palang pito na nanood noon. No? Bakit nagawa yung mga kanta na yan? 1991, may na-dyaryo, may na-radyo, nakalagay, Queen of Shabu ng Binangonan, nakulong na. Mami ko yon. Don Pepe, number one drug lord sa buong Rizal, nasa kote. Daddy ko yun. Buti na lang, may pastor. Buti na lang, may pastor. Buti na lang, may pastor. Palakpakan na natin ang mga pastor. Yung pastor nagpunta sa kulungan dahil sa jail ministry, nakilala ng nanay at tatay ko, nakiusap ang nanay at tatay ko, hanapin kaming magkakapatid. Tung pastor, pinuntahan kami. Sabi nung pastor, nakiusap ang nanay at tatay nyo, hindi daw kayo dumadalaw. Nag-aalala sila. Ako po ay 22 anyos nung panahon na yon, sabi ko, sabi po kasi ng mga pulis, huwag kaming pupunta dahil ikukulong din kami. Dahil ako po ay 22 years old, yung sumunod sa akin 20, yung sumunod 18, lahat po kami accomplice na sa crime. Nung makita ng pastor na ang kinakain namin, kaning lamig na galing sa mga kapitbahay, 3 pisong mantika, 2 pisong toyo, adobo na yon. Sabi ng pastor, sumama kayo sa akin.
doon na lang muna kayo sa church. Mahirap lang kami, pero kung ano kakainin ng mga anak ko, yun din ang kakainin niyo. Ang nanay ko po, buntis nung makulong, manganganak, kailangan ng abogado. Sabi ko sa pastor, wala ho talagang natirang pera. Kinuha po lahat ng mga pulis. Kahit po mga kasangkapan, mga alahas, lahat po, wala. Sabi niya ng pastor, merong libreng abogado sa DCAS. Makiusap tayo. Nagpunta po kami sa DCAS. Nakilala po namin ang Bishop Fred Magbanua. Binigyan po kami ng abogado ang attorney La Canilao. At ang Bishop Fred sabi sa akin, kung gusto mo, dito ka na lang muna sa FEBC, mag-temporary help ka, tumulong ka sa paglilinis, pagdi-deliver ng mga kaset, ng mga songbooks, bibigyan kita ng 60 pesos isang araw. Alam niyo po, nung makulong ang nanay at tatay ko, singer ako sa nightclub. Sabi ko, nagkukompute ako sa utak ko, kukulangin yung 60. Pero alam niyo, nung makausap ko yung nanay ko, sabi ng nanay ko, di bali maliit ang kita, huwag ka nang umalis dyan. Pinanampalatayan na namin magkakapatid na kahit nakakulong ang nanay at tatay namin, nanay ko po nasintensyahan life sentence. Ang tatay ko, 19 counts life sentence. Pero pinanampalatayanan po namin, kahit nakakulong ang nanay at tatay namin, kahit tumutulong lang ako sa FEBC, may tatay kami sa langit na pwedeng tumulong sa aming magkakapatid. Sa grasya at habag ng Panginoon, kahit po nandun lang ako, 60 pesos a day, nakagraduate, dalawang kapatid ko sa college, naging teacher, naging teller sa bangko, hindi ako college graduate, merong listener sa DCAS, papunta ng Israel, kasama ng Bishop Fred, sabi sa akin, "Iho, you look familiar." Alam niyo, sa totoo, kinabahan po ako, sabi ko, "Lord, saan ko kaya naging customer tong ali na to?" Sabi ko, "Saan niyo ako nakita?" Sabi niya, "Kumanta ka sa church namin, sa Octagon Baptist Church." Sabi, "Bakit ganyan itsura mo?" Sabi ko, "Nagja-janitor po ako. Linis-linis." Sabi ko, "Kasi yun lang ho yung alam kong trabaho bukod sa kumanta." Sabi niya, "Gagawin kitang teacher." Sabi ko, "Paano ako magiging teacher? Hindi naman ako tapos ng college." Sabi niya, "Ako may-ari ng Christian Montessori. Kaya kitang gawing music teacher, huwag ka lang maingay sa mga co-teachers mo na hindi ka nakagraduate ng college. Napamahal ako sa may-ari, pinaaral ako, 1995. Naging totoong teacher po ako for the glory of God." Sa pagising pa lang, sa umaga, hanggang sa pagpapahinga, grabe grabe grabe. Grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga, grabe, grabe
buhay ko. Grabe ang pag-ibig mo, Lord! Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap sa presensya mo, nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Na sa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap sa presensya mo. Kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hahanapin pa? Na sa'yo na ang lahat, Panginoon. Grabe, grabing bless ang buhay ko. Grabe ang pag-ibig mo, Lord! Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga. Grabe, 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 grabing bless ang buhay ko. Grabing bless ang buhay ko. Amen, amen, amen. Alam nyo, ang maganda lang sa Diyos na pinaglilingkuran natin, kahit ano ka pa, kahit sino ka pa, kapag tinanggap mo si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, babaguhin ka ng bagong bago, lilinisin ka ng linis na linis. Gusto ko pong awitin itong kauna-unahang inawit ko po sa papuri sa ikalawang salmo. Sa oras na ito, bago tayo patuluyang dumulog sa paanan ng Panginoon, hilingin natin sa Panginoon, siya sa atin tayo, at talagang masabi natin, hindi man kami karapat-dapat, Lord, pero pinaging dapat mo kaming lahat. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya, kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Minsan pa, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, nagtatapat, sumasamo, sumasamo, dumudulog, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Minsan pa lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo,
biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Minsan pa lumalapit, lumalapit, di man karapat dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, O aking Jesus. Ay nakamtan ko, O aking Jesus. Ay nakamtan ko, O aking Jesus. Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, maingat po naming ibinabalik sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor John Averluklukan, sa isang nakaka-bless na praise and worship at grabe at todo-todong testimony. Muli, palakpakan po natin ang Panginoon. Nagpapatuloy po tayo dito sa Radyo Kapit Bisig, dito po sa Barangay Villarica, Pantabangan, Nueva Ecija. At ngayon naman po, ay meron po tayong makakasama. Siya po ay magbibigay ng kanyang mensahe and he will share. Ano nga po ba ang ginagawa ng FEBC Philippines? At ibabahagi niya rin po sa atin kung ano nga po ang ministry updates po ng FEBC Philippines. Atin pong tawagin ang presidente ng FEBC Philippines. Siya po ay si Sir Luis Miguel Kuya Lucho Castillo. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw. So, salamat po na andito tayo, mga kaagapay. At galak na galak kami na nakikita kayo ngayon kasama namin sa Radyo Kapit Bisig dito sa Pantabangan, Nueva Ecija. Alam nyo po, ang pagpunta namin dito ay truly gawain ng Panginoon. Andito lang tayo para itaas ang pangalan ng Panginoon at tayo bilang isang katawan ng ating Panginoon na si Jesus Cristo ay nagsasama sa upang magluwalhati sa kanyang pangalan. So salamat po. Ako po ulit si Lucho Castillo. Ako po ang punong abala ng FEBC Philippines. Ako po ang bagong servant leader po ng FEBC Philippines. So it's an honor to be here with you this morning. So ang gusto ko po sabihin ay unang-una salamat sa suporta na binibigay nyo sa DZAS 702. Alam nyo po na ang DZAS ay isa sa 13 himpilan ng FEBC Philippines sa buong Pilipinas. At alam po natin na ang gawain ng FEBC Philippines ay iisa lamang. No, ito ay communicating Christ in our world. Yan po ang aming gawain at hindi po nagbago mula noong 77 years ago noong nag-umpisa po ang FEBC. At ngayon po, ngayong taon, alam nyo po, pinagdiwang namin ang 75 years from the first broadcast na dati ay KZAS, ngayon ay DZAS na po. 75 years of God's faithfulness. So, palakpahan po natin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa gawain na to. So, nagpapasalamat rin kami sa tulong ng Pantabangan, Nueva Ecija, ang partnership with the Association of Stewards Incorporated. So, salamat po sa tulong ninyo kay Mayor Agdipa. Salamat. At sa local government unit ng Nueva Ecija. So, salamat po sa inyo. Ngayon pong umaga, may gusto po ako i-share sa inyo. Dahil nagdiwang po kami ng 75 years, meron po tayong theme. Ang theme po natin ay bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay. Meron po ako ipapakitang video, siguro kayo po unang makakapanood nito. Ito po ang aming theme song for this 75 years. At ipi-play po natin. Sana po makita ninyo. Sana po ay sumabay tayo sa kantang ito. Oh, oh, oh.
paghamon, ikaw ang nag-ahon. Ikaw, O Diyos, ang naglatag ng balita mo'y mapahayag. Ikaw ang nagbigay. Napakatotoo sa ating bawat buhay, ang storya po ng ating buhay, totoong-totoo po ang verse ng Isaiah 26:12. Yan po ang patunay ng katapatan ng Panginoon sa ating lahat. Ngayon po, habang nagse-celebrate tayo ng 75 years, madali pong itaas ang pangalan ng FEBC Philippines. At ang atensyon natin napupunta sa gawain ng FEBC. Ngunit wala po dito ang FEBC kundi sa ating Panginoon.
At ngayon, may kasabihan po tayo na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Ito pong gawain ng FEBC ay dahil sa katapatan ng isang ang founder natin ng FEBC. At nung 77 years ago, tinawag siya ng Panginoon para umpisahan itong gawain ng pagbo-broadcast ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo sa buong mundo. At ito po, ipapanuuri natin ang video na to. At maganda pong pakinggan natin, ito nasa wikang Ingles. Ngunit po, ang bawat salita na maririnig ninyo, malalaman ninyo, makikita ninyo na totoo siya noon hanggang ngayon. Wala pong pinagbago. Yan po ang kagandahan niya ng katapatan ng Panginoon. So let's go to the next slide, please. And i-play po natin. Ito po ang ating founder. When we started broadcasting to China, there were 2 million Christians in China. But now, after all of these years, it has grown to 90 million Christians in China. Throughout history, God has been on mission to reach the nations. He does this through people who are willing to submit their lives to Him in faith. Robert Bowman was one of these men. Christian Radio City, Manila, Philippines. It all began here at 6 p.m. on the night of June 4th, 1948, with the initial broadcast of DZAS. Ito ang Far East Broadcasting Company, dinadala ang mabuting balita ng kaligtasan. It was envisioned by John Broger, William Roberts, and myself. Dr. Bowman attended Southern California Bible School in Pasadena, currently known as Vanguard University. It was there that Bob found spiritual maturity. A remark from a teacher that struck him was, "Bob, what you are to Jesus Christ is far more important than anything you will ever do for Him." This statement caused him to submit his life to Christ and to whatever Christ had in store for him. In the chapel of Southern California Bible School, there was a world map. Bob saw this map in his head repeatedly as he meditated over the vast areas of land that were untouched by the gospel. Most of these areas were unreached by missionaries, and Bob thought, if radio can bring non-believers to Christ here in America, why not use it to reach people in faraway places? Here in the Philippine countryside, I want you to meet a trophy of God's grace. I did not believe in God, and it came as a surprise to myself when I found that people love other people even if they do not know them. In 1945, FEBC was founded to share Jesus Christ with the people of China. It has since grown into a large network of radio stations, broadcasting the message of Jesus Christ's redemption to people throughout the world, focusing mainly on Asia. Bob Bowman said, "From the beginning, we were driven by two things, a passion to obey God and compassion for people who didn't know Christ. Now we knew that this was the essence of the Great Commission, and we also knew there was no turning back once we put our hearts together. We had a few ideas about how we might do it, but God had other ideas. He first showed us that we couldn't do it and that He would do it Himself through us." Bob Bowman never claimed to have an extravagant talent, an incredibly brilliant mind, or a spirit of self-achievement. He had a surrendered human heart that was all God needed to shape him into the man of obedience. The passion Bob had for reaching the lost was all supplied and gifted by the Lord for His own glory. Why does Far East Broadcasting Company broadcast the message of the gospel? It's because we love the people, and we want them to know that God loves them too. I was overcome by the realization that
This is what FEBC is all about. It's ministering in God's name to countless individuals for whom Christ died, who perhaps would never hear if there were no missionary radio. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಫಿಬಾ ರೇಡಿಯೋ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. The worth of a single soul in God's eyes more valuable than the whole world. I'm writing this letter on behalf of many in my village who asked me to thank you for your broadcast. We all accepted Jesus as our Savior because of your radio programs. It is the individual for whom Christ died, including men and women with heartbreaking physical needs, patients in the Central Luzon Leprosarium, lives blighted by the dread disease that so isolates them from life in a normal society, find comfort in the daily broadcasts of FEBC Radio. One of the most important ways Bob Bowman was able to identify God leading him in his life was by the peace in his heart. If you come to the time that you're struggling with something that is very significant, you don't have peace about it, you just keep waiting until you have peace. And when the Lord puts peace in your heart, you can know He's talking. Bob found that peace. Radio is the spiritual lifeline to these who are so completely isolated from all other means of hearing the word. I found a new family because of your ministry. I'm not alone anymore. I'm so grateful you led me to Jesus. Bob Bowman was also extremely careful to keep preaching the gospel as FEBC's main focus. He advised, "We have to be careful that we always maintain the vision that God gave and use these other things on the side as things that can be used along the way. And don't let that take your eyes off of the mark." Millions of people each year contact this organization in response to the gospel message being broadcast. Yet Bob never took credit. When we look at what God has done, I mean, it's until you see it all on a map of the world and what's going on everywhere, you'd be blown over. Yeah. And when I look at that, I say, well, I don't know why God chose me to be one of the ones that helped to found it. The scripture says He chooses the foolish things in the world to confound the wise. Bob Bowman's life is the story of changed hearts through Christ, only to glorify God. Because of one man's faithfulness, FEBC continues to broadcast the message until the Lord returns. As Bob Bowman constantly repeated the words of William Carey, "Attempt great things for God, expect great things from God." We at FEBC are so committed to fulfill the legacy started some 70 years ago by Bob Bowman. We will never let him down. This is the joyful thing, the legacy. And I often say to people, it's your ministry and you are the one with us that are accomplishing this. We praise God for you. And I think the legacy of FEBC is simply the millions of souls that have come to faith in Christ throughout the vast Asian area during these times. The legacy is, these are the people, Lord Jesus, that we bring to place before you, your kindness and bringing them to faith in yourself, having their sins forgiven, entering the joyous kingdom of our Lord Jesus Christ.
kayo po ang legacy, ang tao na naabot ng Panginoon. So ang gawain po ng FEBC ay dalhin ang mensahe ng Panginoon sa bawat parte ng mundo. Dito po sa lugar ng Nueva Ecija sa Pantabangan, kayo po nandito para tayo magkasamang magdadala ng mensahe na to sa bawat tao na hindi pa nakakarinig sa Panginoon. Dahil yun ang tawag ng Panginoon sa atin. Yun ang gawain kung bakit andito tayo. At yun ang gawain kung bakit nandito pa rin ang FEBC Philippines. So yan po ang aming gawain, dalihin ang mabuting balita ng Ebanghelyo. At wala nang hihigit pa yung gawain, yung kabutihan, yung pagmamahal na may bibigay natin sa ibang tao ay ang pagbahagi ng gospel ng ating Panginoong Hesukristo. That is the greatest act of love that we can give to one another, to another person. So yan po ang gawain ng FEBC Philippines, reach the Far East with the gospel of Christ through radio. At higit sa lahat, bago tayo makagawa na kung ano man, binabago tayo ng Panginoon sa kaloob-looban natin, ang identity natin, diyan nagmumula ang gawain. Hindi ko ano ang ginagawa natin, yun tayo. Binago tayo ng Panginoon para gamitin niya sa kanyang glory. So ang tinatanim natin mga kapatid ay ang salita ng Diyos, wala nang iba. At ginagamit natin ang mga programa, plataforma ng radyo, online, on the ground, at ang mensahe ay napakalinaw sa lahat ng gawain sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa kalusugan, sa community, sa government work, sa lahat ng aspeto ng buhay, ang salita ng Diyos ang nangingibabaw sa lahat. Ang Panginoon natin ay higit sa lahat. Siya ay truly holy. So, yan po ang ating gawain. At makikita ninyo sa Pilipinas nagsimula, dito tayo dinala ng Panginoon, at makikita nyo history ng FEBC, mula sa drawing, naging katotohanan, naging tolda, hanggang naging mga, ang isang lugar na sa Korahatan ay walang laman, hanggang nag-build po tayo, nagkaroon tayo ng mga facilities dyan, tinayo ang unang tore at ang unang transmitter, at nabuo ang Christian Radio City Manila, no? Kung saan lahat ng mga misyonero nagpupunta para i-share ang gospel sa iba't ibang bansa dito sa Pilipinas. Pero higit sa lahat, ito ay tungkol sa mga tao. Mga tao na united, centered, maturing in Jesus Christ. Tayong lahat po yon. At kung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, ito yung pagkakataon na makilala natin ang Panginoon. Mga tao, united. It is a united effort. Hindi lang po ito gawain ng FEBC. Gawain po ito ninyo, natin lahat. Ang body of Christ, ang missionaries, ang organizations na naniniwala sa Panginoon, tayo po ay nagsasama-sama upang i-share ang salita ng Panginoon. At ito po ay ang pamana ng ating mga tapat na pinuno. Ako po ay sumunod kay Kuya Dan Andrew Cura. For the last 22 years, si Kuya Dan, tinaguyod niya, tinuloy niya to be faithful to the vision and mission of FEBC. Yan rin po ang aking main responsibility na i-uphold ang identity ng FEBC, ang aming statement of faith, ang aming core values, ang aming broadcast values, ang aming mission and vision statements to communicate Christ in our world. So isipin niyo po ang gawain. Tingnan niyo po, saan po nakikita ninyo? Ang isang bagay na ginagawa natin ay share Christ with the world. Nakita niyo po yun? Yan po ang Pilipinas. Kung saan po nagsimula. Wala naman pong special sa Pilipinas. Bakit siya naging special? Dahil pinili ng Panginoon, tinanim ng Panginoon, kinultivate ng Panginoon, siya nagpalaganap. At ano po ang gawain ngayon? Na nagsimula 77 years ago. E ngayon po, nasa 260 stations all over the world, 145 languages, heart language, 50 countries, 150 million listener engagements. Yan po ang gawain. Yan po ang gawain ng Panginoon. At ito po ang ating gawain dito sa Pilipinas. Hindi lang po within the Philippines, nagbo-broadcast tayo outside sa ating mga neighbors in other countries, especially to China and other countries na hindi
nakakarinig ng gospel kasi mahigpit po sa mga lugar na yon. So yan po ang ating gawain. Sa Bukawi, sa Iba, mayroon tayong shortwave transmitter sites. At sinasabi ko kanina, 13 stations all over the Philippines, iisa ang gawain to communicate Christ in our world. Yan po ang mga stasyon sa all over the Philippines. At tuloy-tuloy po natin aabutin yan, mag-e-expand po tayo. Dito po sa parte ng Pilipinas, meron po tayo sa Isabela, dito po sa Nueva Ecija, umaabot po ang signal ng DZAS, pero naghahanap po kami ng mga lugar na hindi pa, bingi pa sa gospel message. So ang gawain po ng FEBC ay tuloy-tuloy, kaya po namin nakikipartner kami sa inyo para sa gawain na to dahil hindi lang po to solely gawain ng FEBC. Tulong-tulong po tayo dito. So ang DZAS rin po ay kasalukuyang pinapalakas namin ng signal dahil alam nyo po na ang transmitter po natin, 50 kilowatts, 50,000 watts, ngunit po alam natin napakaluma na nun. Kaya ang power na lang na kaya niya ibuga ay nasa 30 to 32 kilowatts. So kasalukuyan po, nag-raise kami ng funds to purchase a new transmitter. Samahan nyo po kami sa gawain na yon. Kung naniniwala po kayo sa gawain ng FEBC, to contribute in any way that you can through your resources, through prayer, at kung ano pang ibang pwede nyong maitulong sa amin. So para maabot natin ang iba't ibang parte ng Pilipinas. Okay, so ang layunin po namin is through broadcast at hindi po magbabago yan. At ang mission statement natin ay communicate Christ on air, radyo, online. Marami po tayong social media. Alam po namin gumagamit kayong lahat dyan. Whether bata o matanda, nasa social media. At on the ground, yung gawain namin to help communities to be on the ground. So yan po ang ating mission. At ang ating saligan ay palaging unang-una ang Panginoon. Maging close sa ating Panginoon, maging close sa inyo, sa aming mga taong pinagsisilbihan namin, close sa mga partners na tumutulong sa amin, at close sa kaming mga manggagawa ng FEBC, malapit sa isa't isa. So yan po ang aming gawain. So Missions Radio, hindi lang po tayo Christian Radio, Missions Radio, ang ibig sabihin po niyan, kaya po tayo may balita, mayroon tayong servisyong OFW, may Heartline, may counseling tayo, all these programs, para po matulungan natin holistically yung mga taong nakikinig sa atin. And continue to reach the unreached. And ang focus po natin ay broadcast. So yan po ang gawain natin. Content, tulong, katulong po namin kayo na maglabas ng bagong content. Ang message namin ay palaging napakalinaw dapat ng mensahe ng Panginoon sa aming mga programa. Okay, so yan po ang aking huling slide. Salamat po sa pagtulong sa FEBC. Andito po kami para mag-partner sa inyo at tuloy-tuloy po natin i-celebrate ang gawain ng Panginoon in and through FEBC. At alam po namin na kayo po hinihipo ng Panginoon ang inyong mga puso at ng kalooban para sumama sa gawain na to. Kaya po tayo andito lahat. So ngayong araw ay tuloy-tuloy po tayo mag-celebrate at itaas natin ang pangalan ng Panginoon and lifting up high and glorify His name. So with that, magandang araw po ulit sa inyo lahat. Ako po si Lucho Castillo. Salamat po sa inyong patience in listening to what FEBC is all about at ang gawain natin all over the world. So salamat po. God bless you all. Isang pinagpalang araw sa ating lahat. At alam ko po na parating po ang ating mahal na mayor, Honorable Robert Agdipa, sa ating Vice Mayor Mona, Bishop Adriano Fernandez, si Pastor Brian Carrasco, Pastor Joel De Leon, Chairman Shanong Villa, at sa lahat po ng mga pastors at mga kapatiran na narito ngayon, magandang araw po sa ating lahat. Ang atin pong tatalakayin sa araw na ito ay isang mahalagang bagay para po sa ating paglilingkod. The question is, how we define serving God? Para po sa inyo, mga kaagapay, ano ang paglilingkod sa Diyos? Ibig bang sabihin nito ay pagpapastor? Napakalawak po ang ibig sabihin ng paglilingkod at sa tingin ko lahat po tayo ay naglilingkod. Amen? Iba't ibang klaseng paglilingkod nga lang ang ating mga ginagawa. All of us, we are serving God but in some different ways. In Romans chapter 12 verses 1 and 2, sabi po ni Paul,
Therefore, I urge you, brothers and sisters, mga mananampalataya po ang kausap ni Pablo dito, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. We should serve God with a transformed mind. Yung details po ng mga talatang binasa natin ay nandito po sa mga susunod na talata. Ipinaliwanag pong mabuti ni Pablo kung ano itong serving the Lord with a transformed mind. According to Paul, this is our true and proper worship. Kung meron pong true and proper, ibig sabihin mayroon ding false and improper worship. Because a lot of times, our service is like we are just joking. Parang nagbibiro lang po tayo. Marami pong mga tao ang hindi sineseryoso po ang paglilingkod. So first, we must serve God with humility. Sabi po ni Paul sa Romans 12:3, "For by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you." Remember this, mga kaagapay, the pattern of this world is pride, yabang. Laging itinataas ang sarili. Di ba laging tinitignan ang tao ang kanyang kapwa sa kanyang mga kamalian? Napakadaling tignan natin yung kamalian ng iba. And that's actually pride. Ah, mali English niya. Wrong mistake siya. Ano ba yan? Nakaka-offend naman siya. O di ba? Nakikita natin kaagad yung mga mali ng iba. Madalas tignan natin ang sarili natin na mas mahusay tayo sa iba. At kahit po sa loob ng church, sa loob ng simbahan, marami po ang nagpapagalingan. So dito pa lang, marami pong mga lingkod ng Diyos o mga mananampalataya ang bagsak pagdating sa bagay na ito. Parang wala pa po akong naririnig na ganito, kapatid, mas bagay sa iyo ang ministry na to, mas kaya mo to kaysa sa akin. Di po ba? Bihira na po ako nakakarinig ng papuri na galing sa atin papunta sa iba. Minsan ang madalas na naririnig natin at nababasa ko ay ito, "Lord, salamat, ang galing mo sa buhay ko." Tama naman yon, pero lagi nating sisiyasatin ang ating sarili, sana tama ang puso natin. "Lord, ang dami na pagpapala sa buhay ko." Parang yung panalangin nung isa sa dalawang pumasok sa templo, "Lord, buti pa ako, mabuting tao. Lord, buti pa ako, hindi natutulog habang nagpipreach si pastor, hindi katulad ng katabi ko." Tandaan po natin, hindi mahalaga ang papuri ng tao. Ang mahalaga ay yung gantimpala ng Panginoon. Amen? Romans chapter 12 verse 3b, "But rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you." Ang humility pala, mga kapatid, mga kaagapay, is in accordance with faith God has given us. Ang pagpapakumbaba pala ay isang sign ng pananampalatayang galing sa Diyos. Tingin po kayong mabuti sa akin. The most attractive people are the humble. Pansinin po natin, kapag mayabang ang isang tao, nilalayuan siya. Walang makasundo. Amen? Pwede pong pakitaas natin ang ating kanang kamay? Pwede pong pakipatong natin sa nasa kanan natin? Sabi mo sa kanya, "Kaya pala lumalayo ka sa akin." Pwede pong itaas naman ang kaliwa at ipatong mo naman dun sa balikat na nasa kaliwa mo. Sabihin mo, "Baka ikaw ang lumalayo sa akin." Pero ang humble, pag humble ka, hindi ka lang nilalapitan o dinidikitan, ipinagmamalaki ka pa sa iba. Amen? And of course, hindi pwedeng baguhin ang prinsipyo ng Bible. The Lord says, Matthew chapter 23 verse 12, "For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted." James chapter 4 verse 6, "But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble."
James chapter 4 verse 10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. 1 Peter chapter 5 verse 6, humble yourselves therefore under God's mighty hand that may lift you up in due time. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. And of course, sa Old Testament, kabisado po ng marami ito, 2 Corinthians chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin and will heal their land. Tingin po kayo sa akin, if you will not humble yourself, God will humble you. Maraming nangyayaring ganyan. Ipinamukha ng Diyos ang kanilang kayabangan. Kahit gaano sila kagaling, wala silang na-accomplish. At kung meron man, mabilis na bumabagsak kasi ayaw ng Diyos ng mayabang. Yan po ang pattern ng sanlibutan, pagalingan at payabangan. Maraming tao ang nakapagtapos ng BS degree. What is BS degree? Believe sa sarili degree. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Number two, serving God in unity. Romans chapter 12 verses 4 to 8, for just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function. So in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given to each of us. If your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. These are different gifting in one purpose. So what is the purpose? To glorify God. Not for division purposes. Mga kapatid, division is the pattern of this world. Diyan kayo, dito kami, paunahan tayo. Pwede pang pakitaan sa mga kamay ng mga pastor na naririto. Mga pastor po. Mga kapwa ko pastors, umamin po tayo. Di po ba kapag ang feeling natin, tayo na lang mag-isa o nag-iisang naglilingkod, di po ba nanghihina din po tayo? Tama po ba? Pero po, pag alam po natin na may mga taong tumatapik sa likod natin, vitamins po natin yon. Lalo na po, pag alam natin na marami pong nananalangin para sa atin. Amen? Ganyan po kami sa FEBC. Never po naming naramdaman na nag-iisa po kami sa aming paglilingkod dahil lagi kayong nandyan na tumutulong at nananalangin para sa amin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tayo ay may iba't ibang ministry na ginagalawan, hindi para ma-divide po tayo, kundi para magtulungan tayo sa pagkakaisa sa gawain ng Panginoon dito sa lupa. Tandaan po natin, ang gawain ng Panginoon ay makalangit na gawain na ginagawa natin dito sa lupa. Magkakaiba, pero nagkakaisa. Diversity in unity. Huwag po natin kalilimutan na kung talented ako, talented ka, talented po tayo, or gifted tayo, according to verse 6a, sabi po doon, we have different gifts according to the grace given to each of us. Biyaya lamang po ng Panginoon, grasya lamang po ng Panginoon, kaya tayo naririto sa paglilingkod na ito. Huwag natin ipagmalaki na may namana tayo sa ating mga magulang sapagkat ang sabi ng Bible, iisa lang ang sinabi ng Bible na namana natin sa ating mga magulang. Ano po yon? Kasalanan. Ngunit napakabuti ng Panginoon, pinawalang sala niya tayo at binayayaan pa niya tayo ng gifts and talents. So Christians, we should work together as one. Magkaisa at magkaunawaan, wala pong kompetensya. Amen? Number three, serving God with love. Love in action. Romans chapter 12 verses 10 to 21. Love must be sincere.
basahin na lang po natin yan. Pag nakita po natin yung totoong meaning ng love na dapat po mai-apply po natin sa ating sarili. Kahit gaano ka man nasaktan, sino po dito nasaktan na? Ay, yung iba hindi pa nasaktan, sige, saktan po natin. Kahit po gaano tayo nasaktan, manatili pa rin po ang pag-ibig sa puso natin. Bless and do not curse. Kung tatanungin kita ngayon, what do you want? To be an agent of blessing or to be an agent of curse? Di ba gusto natin agent tayo ng pag-ibig? Live in harmony in one another. Minsan nangyayari po ang disagreement, pero hindi ito dahilan para mainis tayo sa isa't isa, magalit tayo sa ating kapwa. Disagreement means marami kayong nag-iisip, hindi lang nag-iisa o hindi lang isa ang nag-iisip. So tanggapin po natin na mayroon talagang debating nangyayari, may disagreement. Pero kung may love tayo sa puso natin, healthy debate ang mangyayari. Amen? Mahirap pong mag-serve sa Lord kung hindi mo gagawin ito with love. Mahihirapan ka lang kaagapay. And the worst scenario is back out. Magba-back out ka and surrender. Yan ang dahilan kung bakit maraming sumusuko sa larangan ng paglilingkod. Worker pa lang, sumusuko na. Paano pa pag naging leader ka pa? Leader pa lang, sumusuko na. Paano pag naging pastor ka pa? Kasi hindi ginagawa ng may pag-ibig. Number 4, serve God with gladness and faithfulness. Romans chapter 12, verse 12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Mga kaagapay at mga kapatid, tama, gawin nating kagalakan ang paglilingkod sa Diyos, katulad po ng ating paglilingkod ngayon. Yun naman talaga ang kalooban ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, kung bakit may mga naglilingkod na nagiging kalungkutan at kabigatan nila ang paglilingkod? Dahil sa hindi matapat na paglilingkod. Kaya dapat laging magkasama po ito, kagalakan at katapatan. Hindi ka kailanman mapapayapa kung wala kang katapatan sa puso at buhay mo. Ang daming gustong mag-serve sa Lord, pero konti lang ang gustong mag-sacrifice. Lagi natin tatandaan, sa Diyos ay 100% dapat na kaya mong ibigay ang buhay mo. Isusuko mo lahat sa Diyos, kasama ang pride, emotion, kasama ang puso, influence, and of course, your pocket. Kasama lahat sa paglilingkod. Mga kapatid, parang ang dali po ano, serve God with humility, serve God in unity, serve God with love, serve God with gladness and faithfulness. Very basic lang po ito na pag-usapan po natin. Pero sa actual na, tila bagang ang hirap gawin. Pero kung itong mga ito ang gagawin mong batayan sa paglilingkod mo, you will be the most attractive servant in the eyes of God and of people. Tandaan po natin, ang Diyos ang tumawag sa atin sa paglilingkod. This is God's calling. Ipanalo po natin. You know what? The great motivation in all these kinds of services to God must be grace, biyaya ng Panginoon. Kaya tayo naglilingkod ng may katapatan kasi naranasan po natin yung biyaya ng Panginoon. Tama po ba? Kapag hindi grace o hindi biyaya ng Panginoon ang motivation mo, believe you me, mga kapatid, you will end up empty. You will end up stressed. Madaling mapagod ang tao. At marami na pong napagod sa paglilingkod kasi hindi sa biyaya o mula sa biyaya ng Panginoon ang basihan ng kanilang paglilingkod. At marami mga naglilingkod na activity-oriented. Na pag wala ng activity, nalulungkot na. At hayaan natin na itong mga activities na ginagawa natin ay nagmumula lamang sa biyaya ng Panginoon. At pag naranasan po natin yung biyaya ng Panginoon, magsusulputan na yung mga activities na ginagawa natin. And we believe this Radyo Kapit Bisig ay mula sa biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa amin at bawat isa sa inyo. Amen? Ngayon po, patuloy natin na purihin ng Panginoon, ibalik sa Kanya ang lahat na papuri sapagkat ang ating mga buhay ay ginagamit niya upang maglingkod sa kanyang ubasan. Sino ako para gamitin ng Diyos? Pero ganun pa man, dahil sa napakalawak na biyaya ng Panginoon,
tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na paglingkuran siya. Amen? Tayo pong lahat ay pumikit. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Nakikita niyo po ang puso ng aming mga kapatid dito po sa Villarica o dito sa buong Pantabangan, Nueva Ecija. Lord, alam namin na ang puso ng aming mga kaagapay at mga kapatid ay nandun yung paglingkuran ka. Kaya po kami naririto ngayon. Kaya sila sumusuporta ngayon sa gawaing ito, Panginoon. At alam ko, kayo po ang magbabalik. Kayo po ang magbo-blow out sa kanila sa mga bagay na ito na kanilang ginagawa. Walang sayang na oras, Panginoon, sa inyo. Walang sayang na buhay. Walang sayang na pagsasakripisyo, Panginoon, pagdating po sa paglilingkod sa iyong ubasan. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga kaagapay na narito ngayon. Purihin ka, luwalhatiin ka sa buhay naming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po. Pastor Ronald, salamat po sa very encouraging na message po para po sa ating lahat. At kami po sa 702 DZAS, sa amin po bilang mga broadcaster ay meron po kaming panawagan na to do our broadcast as if it is our last. So every day po, every broadcast na ginagawa po namin, every program na nilalabas po namin sa ere, yan po yung lagi naming iniisip. Lagi po naming tinatandaan, tinatatak sa aming isip dahil we'll never know ano kung kailan po tayo tatawagin ng ating Panginoon. And we have to live each day as if it is our last. So ito pong awitin na ito ay nawa po ay isang maging alaala, reminder po sa atin that we will live each day bilang ito po ay pag-alay ng papuri sa ating Diyos. Thank you.
sa ating lahat. Sa Diyos lamang po ang papuli. Marami pong salamat. Communicating Christ in our world, on air, online, and on the ground. Sama-sama po tayong ginagawa ang mission na to. At tayo bilang isang broadcast media organization, gumagamit tayo ng iba-ibang pamamaraan ng pamamahayag. Lahat po yan ginagamit natin para sa isang gawain. At yung isang gawain ay maibahagi ang ebanghelyo sa buong mundo. Sa kagitingan o kaging hawahan, di matatawaran ang iyong katapatan. Itong dekada at limang taon, bawat bukas, bawat kahapon, maaasahan ka, Panginoon. Ang buhay namin nasa iyo, Years. This story began with one God who planted in the hearts of three faithful men one vision to reach the unreached in the Far East or Southeast Asia with one message, the good news of Jesus Christ. From the United States, they traveled 7,000 miles across the world hoping to establish a radio station in China. But not long after, China closed its doors to foreign missionaries. So they set their sights on the Philippines, where the Lord allowed the vision to take root. In 1948, from one studio, one antenna, one transmitter, and one calling, one mission was launched to bring Christ to the world by radio. And now, 7.5 decades later, FEBC has become a network of 13 radio stations across the Philippines, heard in 27 local languages. The Philippines turned out to be an ideal location for FEBC's outreach to Asia. With two shortwave transmitting sites in Iba, Zambales and Bocaue, Bulacan, FEBC broadcasts go out to China and surrounding nations in Southeast Asia in more than 40 languages to approximately 3 billion people. As technology changes, FEBC has gone beyond the airwaves into the digital world. In addition to its terrestrial radio stations, FEBC has 5 new media channels online to reach a wider audience. Through its Manila and regional radio stations, from shortwave sites to online streaming, FEBC Philippines finds ways to connect. In 2022, FEBC received close to 3 million responses from listeners worldwide.
Amidst repressive governments, religious persecution, changing political and cultural landscapes, and even a global pandemic, FEBC continues to be a spiritual lifeline. From cities to far-flung provinces, our broadcasts have reached millions of people, bringing hope, inspiration, and the message of salvation in Jesus Christ. 75 years is a long time, but the work is far from finished. 30% of the country is deaf spots, areas that are not yet consistently reached by the gospel broadcasts. At present, FEBC Philippines is reaching out to 6 regions where people still need to hear God's word on a daily basis. The provinces of Ilocos, Mindoro, Palawan, Camarines Norte, Eastern Samar, Central Visayas, and the Caraga region. Everyone needs the gospel, wherever they live. FEBC Philippines strives to penetrate these deaf spots, bringing the sound of the gospel to every corner of the archipelago. In over 7 decades, FEBC has seen countless listeners come to know Jesus Christ. Countless lives changed in response to FEBC broadcasts. Countless communities reached with the unchanging love of God. On air, online, on the ground. 75 years of history. 75 years of sharing His story. FEBC Philippines is committed to being close to the Master, close to the listener, close to the partners, and close to one another. Today in FEBC Philippines, we are reminded of how God can work through ordinary people to accomplish extraordinary things. And as the Lord would have it, we are committed to serving Him with excellence and faithfulness, knowing that everything we do is ultimately for His glory, declaring, "What we have done, you have done." FEBC Philippines, communicating Christ in our world until all have heard. Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at Telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya,
Ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo. Bawat tagumpay, ikaw ang nagbigay.
702-DZAS, FEBC, Radyo, TV Specials. Tayo po ay nagpapatuloy dito sa Radyo Kapit Bisig, dito po sa Barangay Villarica, Pantabangan, Nueva Ecija. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, Kuya Lem, balita ko, meron tayong makakasama rin ngayon, hapon. Yes, salamat Aru, no? So, palakpakan natin ating Panginoon. Yan, dahil sa mga bagong programang hatid sa Agapay ng Sambayanan, 702-DZAS. So, patuloy po nating suportahan ng iba't mga programa ng ating himpilan, of course, lahat ng himpilan, no? Sabi nga ni Kuya Lucho, no? More than 10, no? So, 13 radio stations sa Pilipinas, ang FEBC Philippines. Ngayon, dahil nga mabuti ang Panginoon, palagi may bagong ginagawa. Ngayon, may mga paparating, in fact, ngayong Agosto, 12 bagong programa. At meron din tayong papakinggan ngayong araw na ito na marami ding pagbabago, maraming ginagawa ang Panginoon sa kanyang buhay. So makakapakinig tayo ng patotoo sa buhay ng isang kaagapay natin, ng isang kapatiran. Siya ang chairman ng Anabaptist Mennonite Community Church. So i-welcome natin, pakinggan ang buhay na patotoo ni Brother Shanong Villa. Palakpakan natin. Magandang umaga po pala. Ay, magandang araw. Isang surprise po pala yun sa akin. Ngayon nyo lang po nalaman. Ang pakikinig po sa radyo ay minana namin sa aming nanay. Mahilig po makinig yun eh. Kung di po ako nagkakamali ay 48 anniversary parang. Nakikinig na po kami, 48. Binilang ko po ay 27 years na kaming nakikinig. Ang radyo po namin ay transistor, yung tatlong baterya. Sa araw-araw po ay nababago kami. Kasama po ng aming mga kapatid ay nakikinig kami. Minsan ay nagagawa. Ngayon, nung lumipat na po ako sa Bucanegra, nakikipagagawa na po ako sa asawa ko ng radyo. Kilala naman po ni Pastor Ronald yun. Nakaka-encourage po na patuloy na ang radyo ay ginagamit sa buhay namin sa araw-araw. Marami pong natututunan. Bukod sa tayo po ay may personal devotion, meron pa pong mga natutunan at mga piling-pili ang kanilang mga minimensahe sa bawat isa. Kaya po, hindi lamang po ako, encourage po natin lahat na patuloy po tayo makinig sa radyo. Maraming salamat po, Brother Shanong Villa. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Shanong. At sa atin pong pagpapatuloy, tinatawagan ko po upang bigyan po tayo ng isang espesyal na awitin. Let's welcome Ate Heidi Bernardo Sampang. Thank you, Arwell. Kumusta po kayo mga kaagapay dito sa Pantabangan, Nueva Ecija? Mabuti po at long time no see. Ako po'y nandito mahigit 10 years ago, pero maraming salamat po ulit sa mainit na pagtanggap niyo po sa buong DZAS team, sa FEBC Philippines, sa atin pong Radyo Kapit Bisig ngayon. At ang sarap po ng inyong kinakain para po sa mga nakikinig sa atin sa radio at nanonood sa atin online. Ang mga taga-Pantabangan po ay nagmamainit na aros kaldo ngayon. Sing-init po ng kanilang pagtanggap sa ating mga kaagapay. Gusto ko lang pong ipataas yung inyong kanang kamay. Ayan, kung hindi po abala sa pagsubo ng goto. At ilagay niyo po sa inyong bibig. At iluwan niyo po, hindi yung kinakain niyo, ang bato. Ayan. Kasi paminsan po, sino po dito ang Christian na more than 10 years? 10 years na po na pataas na mananampalataya, nagsuko ng buhay sa Panginoon. Marami po. At parang 80% po ng mga kasama namin dito sa Villarica Gym ang matagal nang nakakilala sa Panginoon. Pero aminin po natin, kahit po matagal na po tayong Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Amen? Kaya ko po pinaluwas sa inyo ang bato kasi minsan po para po tayong si Darna. Babae, lalaki, kinakaya po natin ang lahat. Kaya nakaka-experience po tayo ng pagkapagod, pagkalobat, na-de-drain po tayo, na-burn out po tayo. Kaya ngayon po, sa araw na ito,
gusto ko pong encourage ang bawat isa. Kailangan po nating huminga ng malalim at hingin po natin ang tulong ng Panginoon na tayo po ay encourage niya, palakasin po niya, i-renew po niya yung ating strength. At nang sa ganon, makapagpatuloy po tayo sa takbuhing ito na ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon. And that we will worship Him kahit na po ano ang kalagayan natin. Hindi lang po tayo sumasamba, hindi lang po tayo nagpapasalamat sa Panginoon kapag masaya. Kung hindi even po sa midst of struggles, nandoon pa rin po ang ating pagsamba dahil alam po natin na buhay, mabuti at tapat ang ating Diyos. Amen? Palakpakan po natin siya sa kanyang kabutihan at sa kanyang katapatan. Sanin, paano, paano kakayanin? Kung nang malalim, sa Diyos ituon ang iyong mga pangako niya ay iyong sariwain. Kapayapaan ni Kristo'y iyong tanggapin. Pag-ibig niya'y iyong tatanaw ko na, ulap ay nahahawi na. Sumisingat ka, bagong araw na may pag-asa. Naging maaasahan kanyang katapatan, hindi matatawaran kanyang kabutihan. Sa kanya lamang mahahanap, mahahanap ang ginhawa. Huminga ng malalim, sa Diyos ituon ang iyong pangako niya ay iyong sariwain. Kapayapaan ni Kristo'y iyong tanggapin. Pag-ibig niya'y iyong damhin. Samahan niyo po ako na magtaas ng luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Awitan po natin siya ng hallelujah sapagkat siya ay dakila at tapat. Hallelujah!
iyong sariwain, huminga ng malalim. Mga pangako ni Kristo'y iyong tanggapin, magpuri at manalangin. Mga pangako niya ay iyong sariwain, huminga ng malalim. Purihin po natin ang Panginoon at makaranas po tayo ng kapahingahan sa gitna po ng Kanyang presensya. Amen. Praise God. Yan. Maraming salamat kay Heidi Sampang. Ayan. Napakabuti talaga ng Panginoon. Do you agree? Palakpakan muli natin ang ating buhay ng Panginoon sa araw na ito ng Radyo Kapit Bisig. Yan. Sama-sama tayo. Nagpapasalamat sa ating Panginoon. Alam niyo naman, all good things ay come to an end. Pero hindi pa naman tayo tapos na tapos, medyo papalapit na. So, para sa ilang mga panalita, tawagin po natin ang chairman ng Pantabangan Association Stewards Incorporated, si Chairman Pastor Brian Carrasco. Magandang araw po, mga kaagapay! Pwede na po ba ako? Purihin ng Panginoon at narito po tayo. Salamat po sa Kapit Bisig, FEBC, 702 DCAS. May mga kilala po ako sa kanila, bagaman di po nila ako kilala. Si Mayday, 10 years ago, tama po, kayo po ay kumanta rito. Sir Jonabel. Pastor, ano po? Kasama rin po kayo noon. Narito din po kami noon. Ano po? At sa ating President, Sir Luis Miguel Castillo. Ayan po, welcome na welcome po kayo at salamat po sa inyong pagdalo dito po sa Pantabangan, Nueva Ecija. At sana po ay hindi lang ito, masusunod pa sana. Ano po? Ewan ko lang po kaya kuloobin ng Panginoon. Ano po? Pero salamat po talaga at narito po kami para partnership din po. At salamat po dahil marami po kaming blessing na nakukuha po sa pakikinig ng DCAS. Ako po ay may radio dati, kaya lang po pag sinasaksak ko sa kuryente, maugong. Kaya po sa cellphone po ako nagre-radio, no? May naka-install po doon. Pero ngayon po, nakabili na rin po ako kanina, ano po. Yun na po yung aking gagamitin para sa pakikinig. At marami rin po na bibili sa inyo, maging sa mga coin bank po, na para po sa partnership natin sa FEBC. So, salamat po doon. At siguro, hindi na magtatagal. Purihin po ang Panginoon at sama-sama po tayo itaas ang pangalan ng Diyos. Yun lamang po, magandang araw po sa ating lahat. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong KL ng Bayan, KL Garcia po. At bago po tayo dumako sa ilang pang announcement, may gusto lamang po kaming i-promote sa inyo. Alam niyo po ba ito? Ano po ito? Alkansya. Ayan, tama naman po. Ito po ang ating piso para sa Radio Coin Bank. Taas po ng kamay, sino po ang mayroon na nito? Ayan, mga nasa walo, Ate Jo. Okay, tama-tama po. Marami pa pong coin bank sa likod. Yan. Marami pong salamat. At syempre po, nagpapasalamat po ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS. Alam niyo po ba itong hawak ko? Para po niyan sa mga narito sa Pantabangan, ano po ba itong hawak ko? PM Radio. Ayan, tatawag tayo ng isa ka, El. Opo, sino po ang nais na lumapit para sabihin sa amin ano ang napapakinggan nilang programa tuwing umaga? Ayan, lapit na po. Sige po, anyone po. Huwag po kayong magunahan. Alam niyo po, mga kaagapay namin sa radyo, nag-uunahan po sila, dumadagsa po sila sa aming harapan, sa kabaligtaran.
Opo, dali na po. Ano po yung napapakinggan niyo sa umaga? Nagkakaroon pa ng brainstorming, Kael. May brainstorming sila. Habang nagbe-brainstorm sila, Kael, baka gusto mo silang invite sa Facebook page natin. Yes, ayan po. Ini-encourage ko po kayo na paki-like, follow, and subscribe po ang lahat po ng social media channels po ng 702 DZAS at ng inyong FEBC Philippines. Layon po natin na maabot ang ating mga kaagapay, not only on the ground but also online. Kaya po narito po kami, kung kayo man po ay online, aba, buksan niyo po ang inyong mga cellphone, puntahan niyo po ang inyong FB check page. Check niyo po, ano po ba kayo, naka-data po ba kayo? Naka-on ba ang mobile data niyo? Walang data. Walang data. Yung mga... Pag-uwi po, ayan. Okay, yung kayo mga nasa radyo po, naka-mobile data po ba kayo? Kayo mm-hmm. po ba ay naka-like na sa mm-hmm. FB page ng... 702 DZAS, FEB sa Radio TV. Yan pong channels po natin. Meron po tayo sa Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, TikTok, saan pa ba? And YouTube. Ayan. Dalawang YouTube. Redundant. Medyo nakalimutan ko yun. Okay. So, sino na po ang lalapit para sabihin sa amin? Anong favorite niyong program tuwing umaga? Ayan, si Nana. Ayan. Sige po. Dito po. Lapit po. Ayan. Si Mami. Happy birthday! Thank you po. Ang favorite program ko po ay yung pangharding po ng panalangin. Dito po kasi nakapakinig po ako kay Pastor Daisy Guzman. Marami po siya mga insights na ibinabahagi po. And then nakakapag-send po kami ng mga prayer request din po. Ha, minate, ito na kayo. Dahil po dyan, dahil birthday po ninyo, ito pong regalo po namin sa inyo. Happy birthday! And happy birthday po. May coin bag na po kayo, may PM radio pa po kayo. Pakibalik na lang po kapag napuno na. Opo, yung coin bag po, binabalik po yan. Opo, after mapuno po. Ano nga ba binabalik? Ayan po, may mga iba't ibang methods po tayo paano ibalik yung coin bag. Pwede nyo po siyang i-deposit sa aming mga bank accounts po na makikita nyo po sa ipinamahagi po naming flyers o mag-visit po sa donatenow.febc.ph. And pwede rin nyo po siyang buksan at i-deposit mismo sa mga banko at i-report lamang po sa amin ang reference number. Okay, nabanggit po ni Mami kanina, ang favorite niya ay Hardin ng Panalangin. And speaking of panalangin, yan po ang aming lambing po sa inyo. Nagpunta po kami dito intentionally para lambingin po kayo na isama niyo po kami sa inyong mga pananalangin, especially po yung ating pangangailangan po sa transmitter. Yung transmitter po natin ay 25 years old na po. Dapat po 20 lang, 20 years lang po ang buhay ng transmitter. But by the grace of God, alam niyo po ba nasunog na po yung transmitter na yon. Tapos naundoy na rin po, nakaranas na ng maraming delubyo sa buhay, parang tao rin, ano. Pero nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na 25 years na po at napapakinggan nyo pa rin ang 702 DZAS. But we need to upgrade. So anong kailangan nilang gawin? Ayan po, nais po namin hingi ng tulong nyo not only for prayers but also sa supportang financial po. So ngayon po ay kumakatok po ang inyong agapay ng sambayanan sa mga puso po ninyo, kung nais po ninyo o may desire po kayo to support the gospel broadcast of 702 DZAS and the ministry of FEBC Philippines, pwede ko kayong pumunta sa amin, pwede po kayong makipag-usap para po malaman po ano ba yung mga gawain namin to help you po to grow spiritually. Yan, at maraming marami pong salamat. Pakitapik naman ulit ang mga katabi po ninyo sa kanan. Pakisabi po. Suportahan natin ang 702 DZAS. Ayan. O, yung kaliwa naman, yung kaliwa. Face your left. Ayan. Pakisabi sa iyong kaliwa, ikaw din. Marami pong salamat sa inyo. Ako po si Joe Cabrera Alabastro. At ako naman po si Kael Garcia. Ayan. At muli nagbabalik si... Brian De La Cruz. Thank you so much, Kuya Kael. No? So, gusto niyo pa ba ng palaro? Parang ayaw na nila. Eto, may pa-premyo ulit. May pa-premyo ulit kami. Grabe, ayaw nyo na pa-premyo ngayon, ha? Maganda yung pa-premyo. Maganda yung pa-premyo.
Tingin ko all tayo, gusto mo. Voluntary ulit. Lima ulit kailangan ko, lima. Lima ulit sa akin. Lima ulit so ang kailangan ko, voluntary lima. Lima po. Madali lang naman. Madali lang ang tanong na to. Sige pa, punta na po. Ganon. Lato-lato po tayo dito, ganon no? Sige po, voluntary po, pwedeng pumunta sa harapan. Go. Lima. Kahit sino po, kahit kabataan. Magbo-volunturo na ba ako ulit? Magbo-volunturo ba ako? Lima. Oh, naka-orange daw. Sino mga naka-orange dito? Isa pong naka-orange. Oh, kuya, likaya lang dito. Ayoko, gusto ko yung iniiwasan mo yung tingin ko likito. Kuya, bili. Okay na, nakakuha na ako dito, Kael, ha? Yan, okay. 1-0. Pati daw yung katabi. Oh, ito yung katabi. Ate, likayit, girl. Ayan, okay. Dalawa na kami. Tatlo na lang po. Parang walang hindi na mabenta yung site na to, ha? Sige po, voluntary kasi po. Kasi nga, Kael, dapat, ano, ganito mo na. Binardo ko dito. Kayo na lang po. Yan, sana po, dito po kayo. Dito po kayo. Tatlo pa po kailangan ko. Tatlo pa. Sige, ito yung isa. Dalawa na lang po. Yan. Okay na to. Okay na daw to. Okay, sige po. Dito na po tayo sa gitna. Ayan. Yan, pwede na to, Kael. Ayan. Anong gusto niyo pong question? Yung kanina po? Joke na. Okay. So, Kuya Kael, ano ba yung question natin for today? So, ito, susubukin natin. Ayan, susubukin ka agad. Ayan, susubukin. Ang inyong pagiging tunay na kaagapay. Ay, yes. So, kailangan malaman nyo ano ba yung mga programa or host ng mga programang ito na ini-air nga sa agapay ng sambayan. Yes. Ikaw ba, Kuya Kael, ano ba ang paborito mong programa natin? Nung bata-bata pa tayo, favorite ko dati yung IU kasi naging involved ako doon kasi naging tupad pangarap guest ako. Ngayon, naging empleyado na ako. Yes. Diba? Okay, so magtatanong na po. Handa na po ba kayo? Hindi pa. Pero syempre, bago po kayo maging handa. We can give them 30 Okay. So, kuha po kayo ng 1/4 sheet of paper. Hindi, joke lang. Ano na pong pangalan? Milda po. Saan po nakatira? Villarica, Emerald Street. Emerald Street. Kami rin po sa Ortigas ay may Emerald Street. Okay po. Tanong ko po sa inyo. Kung kayo po ay isang certified kaagapay, ang tanong ko po ay, sa featured na ngayon sa kasaysayan, sinong classmate ang ating napapakinggan? Naku, hindi ko po alam. Okay, ito po. Ito, hint. Ito po ay sa programang Oras na Pilipinas kasama si Heidi Bernardo Sampang. Ngayon, may featured po tayo ngayon sa kasaysayan. Sino pong babaeng classmate ang ating napapakinggan? So, pili po kayo. Letter A, Jo Cabrera Alabastro. B, Brian De La Cruz. C, Hannah Placer. Hannah Placer? Tama, si Miss Hannah Placer po. Ayun po, Hannah Placer. Hello po. Ayun po ang ating classmate. Ayun po si classmate Hannah. Okay, kuya. Ayan. Sa pagdiriwang po ng 75th anniversary ng FEBC, kasabay din po nito ang pagpapalit ng administration ng FEBC Philippines. Sino ang bagong talagang pangulo ng FEBC Philippines? Siya po. Siya. Ano? Lucho Castillo. Ayan, si Kuya Lucho Castillo. Yeah. Okay, may pangalan siya. Siya pala. Ngayon ang tawag na natin sa kanya ay President Siya. Yan. So, kuya, ready ka na ba? Parang kinakabahan ka, brother, ah. Okay, ano pangalan? Jonathan po. Jonathan. So, Jonathan, eto. Ang tanong ko sa'yo, syempre, di ba may programa tayong Entrepreneur Special. Sino ang co-host ni Lemuel Reunir? Pagbibigyan ka tulad ng choices. A, Heidi Bernardo Sampang. B, Kael Garcia. C, Arwel Mendoza.
Kael Mendoza. Kael Mendoza. Sino si Arwel Mendoza. Tama si Kuya Arwel. Ayun po si Kuya Arwel. Yeah. Sino si Kael Mendoza? Ipaliwanag mo sa amin yan. Thank you, Jonathan. Salamat. Ayan. Oh, hihintayin daw siya. Hihintayin. Okay. Ito naman po. Napakahalaga po ng araw na to. Anong event po ang ipinagdiriwang natin ngayong araw? Kapit bisig. Sa 702 DCS, agabay ng sambayanan. Grabe, kinumpleto. Kinumpleto. Ayan, thank you po. Okay. Yan, ate, dito ka. Yan. So, ano pangalan ate? Crystal po. Crystal. Kano, Crystal? Sorry. Ilan taon na si ate Crystal? 24 po. So, eto. Sa programa natin na napapakinggan mo, at napapakinggan ko din. Okay. Tuwing Friday to sa programang Family Matters, sino ang couple na ito? Wala po bang multi? Okay. Gusto, nagre-request. Okay. Kael, sino ang pwede na ibigay na, ano, na multiple choice? Ayan. A, Ate Merlin. Ay, Kuya Clem Guillermo. Couple. Sige, ang couple, first couple, si Pastor James Tika. Tika at Ate Isa Tika. Letter B, Kuya Bong Pineda and Ate Claire Pineda. Letter C, sina? Ano ma'am? Maloy po and Winnie. So, pili po kayo doon. Sa Lumbides po yon. Sino yung B? Mr. and Mrs. Bong Pineda. Mr. yata, ma. Okay. Galing, ha? Woo! Galing! Ang galing! Okay po, Kuya Lem. Okay, thank you. Okay. Yun, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Yung palakpak para sa Diyos na buhay. Gusto ko pong awitin yung inawit ko sa Papuri 20, nilikha ni Jim Reyes, lahat tayo, alam natin, alam ko, no? Natatakot tayo sa kay Judith. No? Pag malapit na Judith, di ba, kinakabahan tayo. No? So, Judith ng kuryente. Judith ng tubig, di ba? Judith ng matrikula. Nakakakaba? Kasi tingin kayo sa akin. Alam nyo, sa mga ganon, hindi naman tayo exempted. Hello? Pero protected tayo ni Lord. Minsan, kinakabahan lang tayo, pero kahit kailan, hindi nagkulang ang Diyos na sinasamba natin at pinaglilingkuran natin. Pakinggan po natin ang mensahe ng awitin. Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay? Sa iyong buhay, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Tinig ng langit, kahit tahimik, hinihintay. Sa isang saglit nawawaglit, lungkot at lungkot,
man ngayon, biyaya'y darating sa tama. Panahon, kailan ba nagkulang ang Panginoon? Minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Kailan nang ulila at tinalikuran? Kailan na naghoy sa buhay na nag-iisa? Kailan ba nagkulang ang Panginoon? Minsan ba sa alaala ay naiwan ka sa hirap na walang karamay sa iyong buhay? Kailan ba? Tayo pong lahat ay tumayo. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sa oras na ito, alalahanin po natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Simula nang makilala natin ang Panginoon, simula nang makilala natin ang 702 DCAS FEBC Radio, ano yung mga pagpapalang natanggap natin? Ano yung mga pagbabagong nangyari sa pamilya natin? Tayo pong lahat ay pumikit. Panandali po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ito na kami po ay nakapagsama-sama, Panginoon, dito po sa lugar ng Villarica. Dalangin po namin, O Diyos, nawa sa aming gawain simula kanina hanggang sa aming pagtatapos. Nawa, Panginoon, ay napangiti ka namin. Nagpapasalamat po kami kasi alam po namin, ikaw ang naglapit sa amin, Panginoon, dito po sa 702 DCAS. At ito pong 702 DCAS ay naging malaking pagpapala sa buhay ng bawat isa. Sa oras pong ito, Panginoon, dalangin ko po, patuloy, O Diyos, dalangin naming lahat, pagpalain mo po ang 702 DCAS, pagpalain mo po ang mga announcers, ang mga host, ang mga staff, ang mga engineers, Panginoon, na patuloy na nagtutulong-tulong para magawa ang broadcast na ito. Sa amin naman po, Panginoon, ang mga naririto, tulungan mo po kami, Panginoon, na talagang maging mabuting katiwala, Panginoon, ng iyong mga ipinagkaloob sa amin. Nagpapasalamat po kami dahil alam po namin, lahat ng meron kami, sa iyo lang yun nagmula, Panginoon. At nagpapasalamat kami kasi binigyan mo kami ng pagkakataon at binigyan mo kami ng karapatang maging anak mo. Sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, dalangin po namin yung galak sa aming puso ay tunay na maibahagi namin sa aming mga mahal sa buhay, sa aming asawa, sa aming magulang, sa aming anak, sa aming mga kapatid.
na tunay, Panginoon, na talagang maipagsigawan namin. Napakatapat ng Diyos na tinanggap namin at pinaglingkuran namin. Sa amin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay bilang lingkod mo, nais ko pong igawad ang pagpapalang apostol sa bawat isa. Pagpalain kanawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Mula ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Awitin po natin, dakilang katapatan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Taas po natin ating kamay sa Panginoon. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. Minsan pa, dakila ka. Dakila sa pangwakas, dakila ka, O Diyos. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Muli, maraming salamat po mga kaagapay. Dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa isang masaya at nakaka-bless na fellowship with you, mga kaagapay. And Kuya Lem? Yes. Yan, ako maraming salamat muli sa inyong lahat. Ano? At pinapasalamatan natin, of course, yung malaking tulong sa atin, ang Pantabangan Association Stewards Incorporated at saka ang Anabaptist Mennonite Community Church at lahat ng mga kaagapay, ano, ng mga churches, mga kapatiran, mga negosyante, prayer partners and donors ng FEBC. Yan, tinatawag po natin ang family ng FEBC dito sa harap. FEBC team, para at lapit least, po tayo dito tayo sa harapan. At tayo, tayo ay formally magpapaalam, yes, sa mga taga Pantabangan Nueva Ecija. Okay, Brian, Ate Hannah, Ate Menchi. Lapit po tayo dito sa harap. Ayan, muli maraming maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin. Ito po muli ang Radyo Kapit Bisig dito sa Pantabangan, Nueva Ecija. Sampu po ng FEBC Philippines. Ako po si Arwel Mendoza. At ako po si Lemuel Rainier. Muli maraming salamat at ibigay natin lahat ng papuri pa sa salamat sa ating Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po. Thank you. Sabay-sabay po tayo sa Diyos ang papuri! FEBC Radyo TV Specials.